kasal ang pinakamasayang araw para sa dalawang pusong nagmamahalan. Pero paano ka susumpa kung sa huling sandali ay malaman mo na may ibang mahal ang taong mahal mo? Magandang araw, kwento sa likod ng mga liham, luha at saya. Dear Lady Love, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming channel. Dear Lady Love, ako po si Elise at nais kong ibahagi sa lahat ang kwento ng aking pag-ibig. Simula ng bata pa ako ay nakita ko kung gaano kasaya ang buhay mag-asawa ng mga magulang ko. Hindi sila perpekto pero para sa akin isang magandang halimbawa ang pagiging mag-asawa nila para sa akin. Kaya naman, nangarap ako na sana dumating rin ang araw na mangyari sa akin kung ano ang nangyari sa mga magulang ko. Pagdating sa buhay may asawa, sila yung iniidolo ko. Sobrang hinahangaan ko ang pagmamahalan ni na mama at papa. Sa tuwing titingnan ko sila na masaya, palaging magkasama, isang perpektong couple ang nakikita ko sa kanila. Sobrang proud ako dahil sila yung mga magulang ko. Kaya hindi na nakapagtataka na nung umedad ako ng 13 years old ay sobrang naging stricto sa akin ang mga magulang ko. Palibhasa, nag-iisa akong babae. Apat kaming magkakapatid at tatlo sa kapatid ko ay mga lalaki. Kaya naman, ganun na lang ka-stricto ang mga magulang ko pagdating sa akin. Hindi kaila sa kanila na elementary pa lang, marami na nangliligaw sa akin. Kaya nung dumating ang high school, mas lalong naghigpit ang aking mga magulang. Dahil nga, ilan na nga sa mga kaklase ko ay nagpahayag ng kanilang pagkagusto at manliligaw sa akin. Pero bata pa naman ako, kaya hindi ko naiisip ang mga seryosong bagay na ikinatatakot ng mga magulang ko. Dahil nga, iba na raw ang panahon ngayon. Masyadong mapusok ang mga kabataan, kaya ganun na lamang ang pag-aalaga sa akin ng mga kapatid ko, lalo na ni na mama at papa. I am their princess, the only princess, kaya ayaw nila akong saktan. Nauunawaan ko naman sila, kaya lang dumarating pala sa buhay natin na kailangan din nating sumuway sa mga kagustuhan nila. As much as I wanted to be their perfect daughter, hindi ko pa rin nagawa. Naging matigas yung ulo ko. Aminado naman ako roon. Simula nung manligaw sa akin si Ralph, nag-iba na ang ikot ng mundo ko. Pakiramdam ko, kay Ralph umiikot ang buhay ko. Ganoon pala kasarap ang pakiramdam ng ma-in-love. That was for the first time. Kaya sobra-sobra yung pagmamahal na naibigay ko para kay Ralph. Siya yung first love ko. We have the same school since elementary. At siguro nga, we are destined to be forever. Kasi ayon sa kanya, from the very start, ay gusto na naman talaga niya ako. Kaya naghintay lang siya ng pagkakataon para maligawan ako. At ganun din naman yung nararamdaman ko. Sobra akong humahanga sa kanya mula ng mga elementary pa kami. Kaya siguro, nung magkaroon kami ng pagkakataon, nabigyan namin ng sapat na atensyon ang bawat isa. Our love life has been so memorable for me. Masayang-masaya ako sa feeling ni Ralph. Every moment with him is extra special for me. Ipagtapat ko naman kina mama at papa yung status namin ni Ralph. And at the right time, natanggap naman nila yung relationship namin. Basta, wag lang namin kakalimutan ang limitasyon ng bawat isa. Of course,
Hindi ko naman malilimutan yon. I respect my mom and dad. Nirerespeto ko rin yung sarili ko at nirerespeto namin ni Ralph ang bawat isa. Never na akong tumingin sa kahit na sinong lalaki. I just focus myself sa pag-aaral ko. At ganoon din naman si Ralph. Parehas kaming nagsisikap upang makatapos ng pag-aaral. When we graduated high school, same school pa rin kami ng pinasukan. We also took the same course. Parehas architecture yung kursong kinuha namin. Parang pakiramdam namin ay ayaw na namin maghiwalay pa. Since elementary, palagi na kami magkasama. And when we went high school, doon na namin nabuo ang relasyon namin. We had spent a lot of time together. Yung haba ng relasyon namin, hindi na basta-basta. From classmates to lovers, from friends to sweethearts. Yun ang naging takbo ng buhay namin ni Ralph. Hanggang makagraduate kami ng architecture, nakapasa sa board, start finding our works together. Parehas pa rin kami ng hilig. Hindi na halos kami naghihiwalay. But of course, we put limitations on ourselves. We even spent holidays and vacation together. Ganoon kasaya ang takbo ng buhay namin ni Ralph. Siyempre, hindi naman maiiwasan merong mga misunderstandings. Pero, natatapos rin namin ng maayos ang lahat. Sa haba ng panahon na pinagsama namin ni Ralph, parang nasabi ko na nga sa sarili ko na hindi na yata ako mabubuhay nang wala si Ralph. After passing the board, masayang-masaya kami. All answered prayers. Parehas kami nakahanap ng magandang trabaho. And that is the start ng pagpaplano namin sa pagbuo ng isang masaya at magandang kinabukasan para sa aming dalawa. After all, parehas na pamilya namin ay suportado ang kung anong meron kami. We seem to be perfect with each other. Kami na nga yung partners forever. Habang nagtatrabaho kami, hindi maiikaila na naging busy ang bawat isa sa amin. We work in different companies. Nagkaroon si Ralph ng sarili niyang mundo. Of course, nagkaroon din ako ng mga bagong circle of friends. Kahit pa busy kami, we both make it sure na may panahon kami para sa isa't isa. That is our promise. Bawat araw sa buhay namin ni Ralph ay mahalagang araw. At the age of 25, nagsimula na rin kami magplano para sa pagbuo ng pamilya namin. We talk about our wedding. Yes, matagal na namin plinano ang aming kasal. Parehas namin pinag-ipunan ang pagdating ng araw na iyon. We both agreed na pagdating ng age ng 27 ay magpapakasal na kami. Labis namin pinaghandaan ang lahat ng mga bagay na iyon, lalo na ang pagdating ng araw ng kasal namin. Magkasama kaming nagplano. Kasama rin ang mga magulang namin. Lahat ay excited sa paparating naming kasal. Sabi nga nila, bakit ang tagal pa? Bakit hihintayin pa namin ang edad na 27 sa gayong handa na naman kaming pareho? Hindi kami nagmamadali, yun ang tanging sagot namin. Dahil we both know na kami na nga para sa isa't isa. Wala nang makapaghihiwalay na kahit na ano o kahit sino sa aming dalawa. Sabi nga, ang relasyon na meron kami ni Ralph ay taga na sa panahon. At ang panahong inilaan namin sa paghihintay sa araw ng aming kasal ay hindi matagal para sa amin. We set that date perfectly. Sa kabila ng mga plano namin, ang dami pa nga palang mangyayari. Nararamdaman ko na habang papalapit ang panahon na hinihintay namin para sa aming kasal, dito naman nangyayari ang ilan sa di namin pagkakaunawaan ni Ralph. Unlike before, we do not usually quarrel. Dahil si Ralph yung tipo ng lalaki na hindi naman marunong makipag-away. Kahit pa nga minsan naiinis ako, hindi siya gumaganti sa akin. Ganon si Ralph. He's been so timid and quiet lately. Yun lang yung pinagtataka ko. Ayon sa kanya, wala naman daw siyang problema. Pero alam ko at ramdam ko na meron siyang iniisip. May malalim siyang palaging iniisip.
I even wondered baka that is all about our wedding. May sapat naman kaming ipon kaya hindi niya po problemahin ang finances namin. If it's about the preparation, hahassle siya. Hindi naman siguro kasi we had our wedding planner para asikasuhin ang lahat. I still have to wait one more year that time bago ang aming kasal. Pero yung mga quarrels namin, palagi nang nangyayari. I even asked him once kung talagang seryoso pa ba siyang ituloy ang plano namin. Naiirita na rin kasi ako sa mga ikinikilos niya. And being the girl, syempre, ang dami-dami kong naiisip. Minsan pa nga pumapasok yung theme ng jealousy. Pero sabi ko, hindi naman dapat ako magpa-apekto. Hindi ako dapat magselos. Sa hinaba-haba ba naman ang panahon na pinagsamahan namin ni Ralph, magkikita pa ba siya ng iba? Pinilit kong kalimutan lahat ng doubts and jealousy na meron akong nararamdaman noong mga panahong iyon. Pinilit kong magtiwala kay Ralph dahil yun naman talaga ang dapat kong gawin. Hanggang sa dumating rin yung pagkakataon na halos parehas na kaming busy. Marami akong trabaho at ganoon din si Ralph. Marami kaming projects kaya halos wala na kaming panahon para sa isa't isa. We're doing that para sa future namin. Yun ang paniniwala ko. Habang papalapit ng papalapit yung kasal namin, lalo kaming nawawala ng panahon para sa isa't isa. Halos lumipas na nga isang buwan hindi kami nagkikita. Dahil nga marami siyang projects and mostly ay out of town iyon. Ako naman natali sa opisina. Dahil marami rin ako mga designs na dapat ayusin. I make it sure to keep in touch with him. Pero madalas, hindi na rin kami nagkakausap or nagkaka-chat man lang. We just have to greet each other good morning at the rest of the day, hindi na kami masyadong nagkakausap. I know a lot of people expected a lot from us. Pero sa kabila ng lahat na pinagdaraanan namin ni Ralph, I know we will remain strong. At yun nga, we are blessed na nagkaroon kami ng sabay na promotion. Na-promote si Ralph at ganoon din naman ako. Masayang-masaya kami para sa isa't isa. And I will not forget, yung time na dapat isa-celebrate namin yung promotions namin, hindi nakarating roon si Ralph because he has something important to attend to. And that was the birthday party of his manager, si Layla. Medyo sumama yung loob ko, pero I have to understand Ralph. Layla was his manager, that's why he could not say no to her. That night must be one of the most special days na meron sa amin ni Ralph. Kaya naman, I just prefer to celebrate it with my family and with Ralph's family. Kesa naman, magmukmuk na lang ako mag-isa. Ilang okasyon pa rin ang dumating sa buhay ko na hindi dumating si Ralph. I understand dahil busy siya. Yun lang yung palaging naiisip ko kaysa mag-sentimental ako. I look all things as normal as it is kasi ayaw kong kung ano-ano nang maisip ko. Pero bumabawi naman si Ralph kapag hindi siya busy at konti lang yung mga gawain, pinipilit naman niyang dalawin ako sa bahay at yun lang masaya na ako. 6 months before our date of wedding, we celebrated our engagement party. Pinaghandaan iyon ni Ralph. Alam ko, ang engagement party na iyon na pinaghandaan ni Ralph, ang sagot sa pagbawi niya sa lahat ng pagkukulang niya para sa akin, that was according to him. Dahil sa ginawang iyon ni Ralph, sobra niya akong napasaya, nakompleto yung buhay ko. And almost a long wait of waiting will be over. Everything was set, handang-handa na ang lahat. Fittings, food tasting, venue visiting, at lahat ay handa na. And I prepared myself for so long para sa araw na yun. But one thing I noticed, sa tuwing magkasama kami ni Ralph on our preparation days, parang palagi itong tulala. Kapag kinakausap ko siya, parang nawawala siya sa mundo. Nakalutang at hindi alam ang isasagot sa akin. I thought that was normal. Maaaring dala ng excitement kaya siya nagkakaganoon. I was not aware that something is bothering on his mind. 15 years kaming magkasama.
15 years namin binuo ang aming pagmamahalan. At sa loob ng 15 years na iyon, akala ko kilalang-kilala ko na ang lalaking makakasama ko habang buhay. Ang akala ko, ako lang yung babaeng makapagpapasaya sa kanya. Pero, isang kabiguan ang naghihintay sa akin. 2 nights before our wedding, nag-usap kami ni Ralph. This talk turned into a very strange quarrel. Mahigpit ang away naming dalawa. It all started with a text message he received from Layla. Nagtanong lang ako kung bakit nagbe-message ang babaeng iyon ng ganoong oras sa kanya. But nagalit agad siya. He burned out and shouted on me. Yun ang hindi ko matanggap. Bakit niya ako kailangan sigawan dahilan sa message na iyon? I know that time hindi selos yung nararamdaman ko, but something na gusto kong malaman mula sa kanya. Pero sa halip na magpaliwanag, ay niyakap ako ni Ralph. Muli ay naramdaman ko ang kanyang pagmamahal. Pero siguro nga, ako lang yung nag-o-overreact sa mga nangyayari. Masyado kong binibigyan ng kahulugan ang mga bagay-bagay. Kaya I felt so sorry that time para kay Ralph. Naramdaman ko sa mga balikat ko ang luhang tumutulo mula sa mga mata ni Ralph. Bakit kaya siya umiiyak ng ganon? Hinawakan ko siya sa mukha niya and ask him bakit siya umiiyak ng ganon. Is there something wrong? May mali ba siyang nagawa o may mali ba akong nagawa? I even asked him and confronted him kung nananawa na ba siya sa akin. Siguro nga sa hinaba-haba ng panahon na magkasama kami, ito na siguro yung panahon na nararamdaman niya na sawang-sawa na siya na makasama ako. And being with me forever, hindi pa siya sigurado. Lahat ng tanong na iyon ay tinanong ko sa kanya, pero wala siyang isinagot. Kundi isang malungkot na mukha ang nababakas ko sa kanya. Bakit kaya ganoon ang mukha ni Ralph? Hindi ako matahimik. Dahil isang tulog na lamang ay araw na ng aming kasal. Naghiwalay kami sa ganoong sitwasyon. Kaya naman, punong-puno ng kaba yung dibdib ko. May kung anong kaba ang kumikiliti sa puso ko. Bakit ganoon ang pakiramdam ko? Parang may kakaibang mangyayari. Pero dahil kasal ko iyon, ilang taon kong pinagplanuhan, ilang taon naming hinintay. Kahit pa ganoon ang nangyari sa amin ni Ralph noong nakaraang gabi, alam ko, hindi niya ako iiwan. Alam ko, at naniniwala ako na handa siyang makasama ako habang buhay. Alam ko, katulad ng dati, yung mga dati naming tampuhan, maaayos din namin yon at kakalimutan namin dahil araw ng kasal namin sa kinabukasan. Sa halip na isipin ang nangyari sa amin ni Ralph, ay pinilit kong i-relax yung sarili ko. Pinilit kong matulog ng maaga upang paghandaan ang araw na pinakahihintay ko. Kaya naman, kinabukasan, maaga pa lamang ay handang-handa na ako. Excited ako na makaharap sa altar at makasama habang buhay ang lalaking pinapangarap ko. Lahat ng mga tao sa paligid ko ay handang-handa na. Lahat sila ay excited na masaksihan ang pag-iisang dibdib namin ni Ralph. Dahil yon ang hinintay namin sa loob ng mahabang panahon. Pinaghandaan namin ng dugo at pawis. Habang naghahanda ako, ay nakita ko kung gaano kaabala ang lahat, kung gaano kasaya ang mga ito. Yung mga ngiti na nakikita ko sa kanilang mga mukha ay ngiti ng excitement at pagkatuwa dahil darating na ang araw na aming pinakahihintay. Sa pagsuot ko ng aking bridal gown, ay naroon si na mama at papa. Niyakap nila ako ng mahigpit na mahigpit. I am their only princess. At ang araw ng kasal ko, ang simula ng araw kung saan iiwan ko ang mga magulang ko upang sumama kay Ralph. To start a new life with him, a new family with him. This is one of my biggest dreams simula ng bata pa ako. To walk along the aisle at makita at makasama yung lalaking pinakamamahal ko. But everything was gone. Walang naganap na kasal. Ang kaligayahan na sana ay nararamdaman ko ay napalitan ng luha at bait. Hindi dumating si Ralph sa araw ng kasal namin.
hinayaan ako ni Ralph na mag-isa. Yung lalaki na akala ko hihintayin ako sa unahan ng altar, hindi siya dumating. Nabalitaan ko na lang na sumama siya sa iba. Sobrang sakit. He left me without any explanation. Even yung mga magulang ni Ralph, walang ideya kung saan siya pumunta. Walang ideya kung bakit nagawa ni Ralph ang bagay na iyon. 15 years of being together was wasted. Hindi ko alam ang dahilan. Hindi ko alam kung ako ba ang may pagkukulang, kung nasakal ba si Ralph sa mga ginagawa ko. But if, ganun nga, bakit hindi niya sinabi sa akin? Bakit hinayaan niya ako masaktan ng ganoon? I was broken. Totally broken. Ilang araw, ilang linggo, ilang buwan, ilang taon ang lumipas. But still, nasa akin puso pa rin yung sakit ng pag-iwan sa akin ni Ralph. I admitted my flaws, pero sana pinaliwanag niya sa akin kung saan ako nagkulang, kung bakit niya ginawa iyon. 2 months after that disastrous wedding day, nalaman ko, kinasal si Ralph at Layla. I was betrayed. I was left broken. Wala na akong magagawa sa bagay na iyon. Kahit pa gusto kong habulin siya, gusto kong bawiin siya, hindi ko na magawa. Ralph chose her over me, and I think that's enough. The pain I had is enough. Naniniwala ako that in due time, makakalimutan ko rin ang lahat. Makaka-move on rin ako. Sa ngayon, sariwang-sariwa pa ang mga sugat sa puso ko. Dahil sa nangyari, napatunayan ko na hindi sa haba ng panahon ang makapagpapatibay sa relasyon ang dalawang tao, ang tiwala at tunay na pagmamahal. Nasaktan man ako, pilit akong bumabangon, pilit akong lumalaban. I only had myself to bring back the broken pieces of mine. At kay Ralph, I still wish for his happiness. The happiness with someone else. Happiness without me. Hanggang dito na lamang ang aking liham. Maraming salamat sa pagkakataong na ibigay para sa akin. Hanggang sa muli, nagmamahal, Elise. Ang sakit na pinagdaanan ni Elise ay talagang kahanga-hanga. Ang pagmamahal natin sa isang tao ay hindi sapat na dahilan upang masabi natin na kaya nilang magstay, nakasama tayo forever. Kung minsan, may kanya-kanya tayong dahilan kung kailan tayo dapat sumuko at kailan tayo dapat magpatuloy. Kung nasasakal na tayo, siguro nararapat na itigil na natin ang bagay na ating nasimulan. Pero kung nararamdaman mo na may dahilan ka pa para lumaban, ipagpatuloy mo lang. At lagi nating tandaan na ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa haba ng panahon na magkasama kayong dalawa. Kung tunay ang pag-ibig nyo sa isa't isa, mananatili kayong magkasama panghabang buhay. Isang inspirasyong muli para sa ating lahat ang nangyari sa buhay ni Elise. Sana dumating ang panahon na mabuo muli ang nasirang buhay at puso ni Elise. Kaya't para sa ibang kwento ng buhay, pag-ibig at pag-asa, maaaring ipadala sa dearladylove31@gmail.com. Hanggang sa muli, maraming salamat at mag-ingat po tayong lahat.